Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Cons Regina. If you are new here to my channel, please don't forget to subscribe and hit the bell button for you to be notified every time na mag-upload ako ng video. Alright guys, for today's video is we will having a video tutorial about how to make a thumbnail and how to apply thumbnail to every video that we uploaded to our channel. Alright guys, to start with, let me give you a brief explanation about what is thumbnail. So, ano nga ba ang thumbnail? Well, ang thumbnail guys, ito yung kumbaga parang profile photo na natin sa video na ina-upload natin. At ito siya ang unang-unang makikita ng ating mga viewers, likers, commentators, and our subscribers. So, guys, we should try to be more creative on how to make our thumbnail kasi isa rin itong bagay na kakatulong sa atin para makahakot ng views. Nakakatulong din ito, kumbaga, naiinganyo din ang yung mga viewers natin na manood ng ating video. Pag once na na-attract sila sa thumbnail na ginawa natin. Disclaimer so, lang guys, sa YouTube, every time na nag-upload tayo ng video, pag once na process na yan YouTube, isi YouTube na mismo ang gagawa sa'yo ng thumbnail. Automatic na yan after ma-process yung video natin. So, pag hindi tayo gumawa ng sariling thumbnail natin, isi YouTube na ang gagawa. So much better na tayo ang gagawa ng thumbnail natin kasi nga, di ba sabi ko, ito rin ay nakakatulong sa atin para magbigay attraction sa mga viewers so, natin. So, are you ready? Alright! The apps that we needed to make a thumbnail is PixArt so, and hindi ka pa naka-install ng PixArt and Whitey Studio. If you are an Android user, all you have to do is just go to your Play Store and install your PixArt and Whitey Studio. And another option guys to install the Whitey Studio is you can go to your YouTube homepage and in the right upper side, you can see your profile photo. If no profile photo yet, you can see the small circle and you can see there once if you click it, you can see channel Whitey Studio. So you click Whitey Studio and there once you click it, if since hindi ka pa naka-install, may nakalagay dyan na install. So you have to install it. Alright, ganon. Ganon lang kasimple guys. Alright, so let's say na-download na natin, na-install na natin yung PixArt natin and Whitey Studio, all we have to do is we have to begin. Okay, alright guys, let's go. Let's get started. First step that we have to do is go to PixArt. Then, just wait for a moment. Then, click the plus sign. And then, next, choose the background. Nasa sa inyo na guys, kung gamit kayo ng background, directly kayo mag-upload ng photo. But, mas maganda guys kung maglagay tayo ng background. Dito sa PixArt guys, may libreng background na si PixArt. So, mamimili ka na lang. So, see all tayo guys. Click see all para makapili ka kung anong background yung gusto mo. Ito na yun guys. Yung makikita mo ganyan. Split-split na lang yan para mamili ka kung alin dyan ang bet na background mo. Yung may mga parang logo guys, yan ay hindi mo pwede. Hindi siya free. Kailangan magbabayad ka. Yung mga free lang guys, yung walang ganyan. So, kung wala kang bet dito guys sa free background ni PixArt, pwede kang pumunta sa Google at mag-search ng background at i-download mo lang sa phone mo. So, alright guys, let's say nakapili na tayo ng background. Ito yung ginagamit ko guys, yung blue, light blue lang siya. Yan yung lagi kong ginagamit every time na nag-upload ako, nag-gumagawa ako ng thumbnail sa upload ko na video. So, since ito na, nakapili na ako ng background, the next step we have to do is click Tools, then click Crop. So, yan guys, then, ika-crop natin siya sa YouTube size. Makikita niyo dyan sa baba guys, may free, square, 3, 4, 3, 2. So, hanapin natin yung YouTube. Yung YouTube guys is nasa pinakadulo. So, split mo lang siya. So, eto. Click
YouTube size. So that's it, and then click the check in the upper right side. Check. So that's it, and this is now the time, guys, na mag-add tayo kung ano yung gusto mong i-add sa thumbnail mo. So first, since ang i-upload ko na video is about my doggy, meet my doggy, so first gusto kong maglagay ng picture nila. So punta tayo dito sa add photo. Let's say this one. Let's see, let's add photo. So dadalhin tayo dun sa gallery natin at hanapin natin yung photo ng mga aso ko. Eto. Add. Ayan. And then guys, pwede nyo siyang i-change ng shape dito. Basta kalapitan nyo lang itong dito sa baba, guys. Pwede kayo, marami kayong magagawa dyan. So gusto kong gawin siyang circle. So you click shape. Ayan. May choices yan dyan na pwede mo siyang gawin circle. So I have to click circle kasi gusto kong circle size. Ayan. Ayan guys. So after na ma-shape mo na siya, kung content ka na dyan, so click mo na yung arrow sa taas. So that's it. So dyan guys, pwede ka maglagay ng border. Ayan, makapili ka ng color na gusto mo. So ito yung light pink. Ayan. Tapos pwede mo rin i-adjust guys kung kaano ka thick yung border na gusto mo. Depende na sa inyo guys. So since contented na ako na ganito, so click ko yung save. Taas. Ayan. So ayan. Dito, ma-adjust mo na siya kung gaano kalaki yung gusto mo. Ayan. So i-position mo siya dyan. So yan, kung satisfied ka na sa place na ganyan, dyan mo siya ilalagay, pwede mo nang i-check yung check sa taas. Pero ako guys, hindi ako iniwasan kung mag-check sa taas para later magagalaw ko pa siya, kasi pag once na check mo na siya guys, hindi mo na talaga siya magagalaw. So hayaan na lang muna natin. Nasa sa inyo na guys kung gusto nyo steady ka agad, sige, go, you can check. Pero ako guys, yung strategy ko dito is hindi muna ako nag-check sa taas para magalaw-galaw ko siya. So if contented ka na sa ganyang pwesto, pwede mo siyang i-adjust guys, ganyan. Click muna yung check sa taas. Ayan. So, okay na. Then, mag-add tayo ng picture ko. Gusto ko maglagay ng picture ko. So, again, add photo ulit. Ayan. Depende na sa inyo guys kung ano yung gustong art na ilalagay nyo. So, depende ako. Maglalagay ako ng picture ko. So, I click my photo. Then, click add. Ayan. Tapos, yan guys. Makita nyo, nag-add ako ng picture. So, kung gusto nyo ito, o, tingnan guys, palakay natin. Gusto nyo mawala yung background, ika-cut out natin siya, guys. So, hanapin natin dito yung cut out. Ito, yung may scissor. Click cut out. Then, click person para maiwan tayo. So, you have to click person. At ito yung nag-red, guys. Ito yung maiiwan. So, nasa inyo nga, pwede nyo yung linisin. Pero ako guys, hindi ako masyadong nililinis. Sinayaan kong ganyan. So, after that, click save. Ayan. Wait a moment. Bagal ng net ko. Ayan. So, see, natanggal na yung background. So, sa picture mo yan, sa photo mo, pwede ka maglagay din ng kung ano nun. Basta kulikutin mo lang itong sa baba guys. So gusto ko rin maglagay ng border. So same color sa ginawa kong border sa picture ng aso. Ayan, adjust mo. Ayan. Ayan, ipupwesto ko siya. Basta i-adjust mo guys. Alam niyo na yan. Madali lang. Ayan. So
contented na ako dyan. Eh, dito pa sa dulo, lagay ko sa dulo. So, ayan, contented na ako ng ganyan. So, after nyan, click mo yung check. Click mo lang si check. Then, gusto kong mag-add tayo ng text. Click text, yung title ng ating title ng video natin. So, type ko yung meet, big letter ko, meet my doggies. Ayan. So, click check. Ayan. Pwede mong palakihin. Ayan na guys. So, may pwede mo siyang i-change color. So, usually guys, gumagamit ako ng pink. So, press color, click color, and then here you can choose whatever you like na color. Ako consistent ako guys, lagi kong ginagamit is ito, ayan pink, ayan. So usually sa, naglagi ako naglalagay ng stroke, ayan, click ko yung stroke, tapos yung ginagamit ko na stroke is white, click mo lang yung white, basta guys kalukitin nyo lang itong sa baba para alam nyo kung ano yung mga gamit nila. Ayan. So, gusto ko pang bigyan, ikakapalan ko yung stroke ng white. Ayan, guys. So, ayan. Gusto nyo yung malaking litra. Ayan, adjust nilang, guys. Ayan. Wait, ha? Ayan. Okay. So, natagunan ang mukha ko. Ayan. Ano na lang yan. So, ganyan. Meet my doggies. Then, if satisfied ka na sa paglalagay ng text mo, so click check. Alright, check. So next, gusto kong magdagdag ng sticker. So click sticker. Then makikita mo may maraming stickers si PixArt guys. Para mas madali kung ano yung gusto mong sticker, i-click mo lang yung search icon, tapos i-type mo lang yung anong gusto mo. Ang gusto ko is dog food. So, type mo lang yung dog food. Then, search. Gusto ko mag-add ng dog food. Ito yung bet ko. So, click ko. Tapos, ilalagay ko dito. So, i-adjust ko siya. Ganyan. Then, paliitin ko. Ayan, adjust mo lang, guys. Ayan. So, ayan. Wait a minute. Ayan. See, ganyan. So, contented na ako dyan. So, again, click check. So, gusto ko rin ulit magdagdag ng text kasi naburado yung name dyan sa taas ni Toti. So, gusto kong mag-add ulit ng text yung name nila. So, click text. So, add tayo. Hanapin natin si text. Ayan, text. At ako na. Name nila, Joy Joy. Like, Joy Joy. And, Tuti. Kasi pa Tuti kasi yan. Joy Joy and Tuti. Okay, click check. Again, i-change natin yung color nila. Click color. Then, the same color yung ginamit ko sa taas, kanin pa rin. Then, add again ako ng stroke. Yung ginagamit kong stroke is color white. That's it. So, i-requesto ko na siya, guys. Ilalagay ko dito sa baba. Lakasan ko yung stroke. Ganyan. So, ganyan na, guys. So, gusto ko ulit magdagdag ng sticker. So, hanapin ulit natin si sticker. So, excuse me guys. Sorry. Click natin yung plus sign for add. So, click natin si sticker. Gusto ko maglagay ng question mark. So, search mo lang sa icon yan. May question mark na ako nakalagay dyan. Click ko lang yan. At lalabas na yung mga question mark. Ayan. Pipili ka. At ito yung gusto ko. Ayan. So, i-add ko siya dyan. Ayan na yun, guys. Ayan.
yan, guys. Let's say, wala na akong idagdag pa. So, contented na ako sa kanyang dipin. Bahala na kayo, guys. Kung ano yung mga etches, boreches, ano yung mga art-art na gagawin nyo, guys, it's up to you, okay? Basta yan yung procedure kung paano gumawa ng thumbnail. So, alright, guys. Let's say, tapos na tayong gumawa. So, okay ka na dito. So, wala ka nang idagdag. So, it's about time to click check again nasa taas. Then after check is yung arrow para i-download na natin siya. Click natin yung arrow. Ayan. Then nag-advertise pa siya, guys. Let's wait for a moment a little bit, please. Kasi nag-advertise siya. Let's wait a little bit. Pasensya, guys. Okay, ilang seconds. Skip na lang natin. Yan. So, ayan, guys. So, click mo yung save. Then, save picture in your device. Click that one. And then, advertise ulit. Oh, skip natin ulit to. Sorry, guys. So, that's it, guys. So, click done. After you click done, automatic na yan siya, guys, na ma-save sa gallery mo. So, check natin, guys. Punta tayo sa gallery natin. I-check natin kung talagang na-download na siya sa device natin. Go to gallery at hahanapin natin yung PicsArt natin. Ayan, guys. Ayan na, guys. Wait, sorry. Ayan na, guys. See? Ayan, guys. Ganyan lang kadali. So, ayan na, guys. Ganyan lang kasimple kung paano gumawa ng thumbnail. Basic lang, guys. So, guys, since nakagawa nang tayo ng thumbnail, pero guys, bago tayo mag-proceed kung paano natin i-apply sa YT Studio, hingi muna akong pasensya, guys. Hindi ko napansin na wrong spelling para yung mic ko, guys. Ay, so funny. Okay. Bago ko muna ipakita sa inyo yung pag-apply, kunwari muna, pupunta muna tayo ng YouTube at mag-upload tayo kunwari ng video at ipakapakita ko kasi sa inyo. So, next guys, is pupunta muna tayo sa YouTube. Click YouTube. Kunwari mag-upload tayo ng video para later ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-apply yung thumbnail sa YT Studio natin. Okay, since pagpalagay natin, mag-upload tayo ng video, so click plus. Yung ituturo ko sa inyo, guys, is ito yung basic lang, ha. Hindi na natin kailangan pupunta pa tayo ng Chrome. So, madalian lang to, guys, okay? Click upload the video. Yan, tapos pipili natin yung video na i-upload natin, nakaka-edit ng natin kumari. Pero yung i-upload ko dito is kumari itong doggies ko. Kasi ngayong title natin is Meet My Doggies. Pero guys, mali yung spelling. Pero dito, guys, ha, ika-type ko na yung Meet My Doggies. Meet My Doggies yung title ng... At ngayon, guys, correct spelling na yan, guys, ha. Hindi na yan meet doggies, ha. Meet My Doggies, okay? Click upload. Kunwari lang. So, ayun, guys, na-upload na natin. So, while in-upload natin yun, hindi yun basta-basta kaagad na-upload ni YouTube. Ipa-process pa yan. So, habang pinaprocess yung video natin, guys, this is the right time to go to YT Studio. So, punta tayo ng YT Studio natin at doon na natin i-apply yung thumbnail natin. Ayan. So, hanapin natin yung, ayan, guys, nakaprocess pa yung video natin. So, click natin yung video kung saan pinaprocess pa ni YouTube. Ayan, wait for a moment. It's loading. Ang hina ng signal. Pinaprocess pa ni YouTube, guys. Wait for a moment. Ayan. So, ito na. Mag-apply na natin yun ng thumbnail natin. Click natin yung pencil, yung lapis. Ayan. Then,
i-click ulit natin yung lapis, yung pencil. Oh, wait a moment. Wait. Yung pencil. Ayan. Kita nyo. So, click natin itong custom thumbnail. Pero guys, pag hindi pa naka-verify ito guys, hindi mo basta-basta kaagad ma-upload yung thumbnail mo. So, kailangan mo munang i-verify siya guys. Basta may lalabas dyan, sundin nyo lang yung lalabas. May English naman siya guys, so masusundan nyo. So, ito sa akin, kasi tapos na ako, na-verify ko na to. So, sa akin kasi guys, na-verify ko na to. So, after ko ma-click tong custom thumbnail, diretso na to guys. So, let's see ah. Click custom thumbnail. Ayan, diretso na yan. Dadalhin ako sa gallery ko. Pero pag hindi pa na-verify yung thumbnail mo, ay yung doon sa White Studio kung saan mag-i-edit ka ng thumbnail, hindi pa yan lalabas. May instruction pa yun guys. Basta malalaman mo rin yun guys. Basta alam nyo na, yung itinuro ko ngayon is alam nyo na yung process kung paano siya mag-apply ng thumbnail. So, eto na guys. Pipili na tayo ng picture. Kunwari, na-verify mo na ha. Kasi kagaya ko na, na-verify ko na. So, ito na yan guys. Makikita mo na yung picture natin at in-edit natin dun sa PicsArt. Ito. Ayan. So, after mo ma-select guys, ayan, after mo na-click yung picture na na-edit natin sa PicsArt, oh, click mo na yung select. Ayan guys. So, after click the select, yan, makikita mo na naka- post na siya doon, nalagay na, na-change na yung thumbnail na ginawa ni YouTube. So, it's about time to save. Ayan, guys. So, ayan na, guys. Wait for a moment. It's loading, loading, loading. Alright, guys. Ayan, guys. Na-upload na siya, guys. So, we can check it. Alright. So, we can try to go to our channel. Then, mati-check mo siya doon. Yung video mo na in-upload mo, kung na-change na ba yung thumbnail niya, ay hindi mo pala makikita dito guys, kasi hindi pa siya on-process pa siya. So, pumunta tayo ulit sa YouTube Studio, YT Studio. So, ayan na guys, makikita mo siya, nag-change na yung thumbnail niya, yung profile photo sa video na i-upload natin. So, ganyan lang kadali guys. Ayan. So, at ayan na nga guys. I hope so na nakatulong itong video tutorial na ito sa inyo, lalo na sa mga newbie, sa mga small YouTuber, nakakasimula pa lang, nakagaya ko. I hope na nakatulong ito sa inyo. At guys, please, if hindi kayo nakasubscribe sa akin, please do support to my channel. And you can subscribe me. Paulit-ulit. No, I mean you can comment in below. And please guys, you're right there. You supported me and I will support you back. That's it. Ganun na kasi guys. Very welcome guys. Just comment down below. And then for sure, magre-reply ako guys. Because I always read all the comments in my video, in every video. Oh. That's it for today guys. So I hope that you enjoy your this video. Thank you so much. All right. If you like this video, please do subscribe and hit the bell button and don't forget to comment down below. Paulit-ulit, diba? All right, we'll see you again guys for my next video. Babushka. Thank you so much. Bye.